Kuya Dok, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Maru, at syempre sa lahat po nakikinig sa inyo ngayong gabi, magandang gabi po sa inyo lahat. Ano ba ang kadalasan dahilan ng pagtaas ng presyo ng dugo, Dok? Ako, I would say na sa Pilipino, kidney. Bakit? Kasi so pag may differential kidney mo, talagang tumataas ang presyo. Oo, no? Ang Pilipino kasi mahilig sa patis. Pagkatapos, konti uminom ng tubig. So, definitely, marami nasisira ang kidney, no? And then, alam mo, di ba, nung nauso yung tinatawag nating instant noodles, merong chemical na nilalagay, which is borax, na nakakasira ng kidney. That's the time maraming tumaas ang presyon. At the same time, nagkaroon ng nagdadialysis as a complication ng hypertension. Pero hindi lang siya kidney, no? Minsan, it can be hormonal. Ibig sabihin, lalo yung mga babae, kapag nanganganak, may bubuntis, tumataas. Ang presyon, that could be hormonal. May mga kaso namang nagde-deposit sa sirkulasyon nila o nagkakaroon ng cholesterol deposits. No? So, these are the cases na mataas ang cholesterol, tumataas ang presyon kasi lumalapot ang dugo. May mga kaso na may problema sa puso, kaya tumataas ng kidney, or meron din secondary hypertension, which can be secondary sa ibang sakit na pinagagalingan. So, marami, no? Yung sinasabing primary hypertension, nung unang sinasabing, hindi definitely malaman kung sa talaga naggaling primary hypertension. Pero ngayon, I would say, no, to trying to analyze it, marami, because of my experience also, it's the kidney pinaka-problema. So, ang ibig sabihin dito talaga, Doc, may pinagmumulan talaga yung pagtaas ng presyon. Hindi yung parang bigla ka lang nagkaroon ng pagtaas ng presyon, tapos ito ang naging dahilan naman ng sakit mo. So, may source muna siya. Meron talaga. No? In fact, hindi baliktad. Ang hypertension is a symptom. Hindi siya sa sakit, no? Pero sa dinami-dami na may alta presyon, somewhat it's considered as a disease. Oo nga. Ano ba ang nararamdaman ng isang tumataas ng presyon ng dugo? Meron kasi tinatawag tayo na walking time bomb. Mataas na mataas ang presyon, 200 over 100, walang nararamdaman. May mga cases naman yung madaling mahapon, mapagod, bumibigat ang dibdib, mabigat ang kanilang shoulder, naghihina. This could be yung sabi nating maaaring may tumataas ang presyon. Oo. Tapos, kung hindi mo makokontrol naman yung blood pressure mo, ano nagiging effect niyan sa'yo? Maaaring kang immediate ng effect niyan, maaaring kang atakayin sa puso o may stroke, no? Pero yung long term, na matagal ka na may alta presyon, hindi nakokontrol, maaaring masira ang kidney mo. Pero, Doc, kanina nabanggit mo nga, may mga walking time bombs. Hindi nila alam kung bakit tumataas ang presyon ng dugo nila. Na nangyari dun sa aking kaibigan, batang-bata pa, 30 plus lang, tapos na-stroke siya bigla. Nagulat siya, napataas hindi bigla yung... Hindi niya alam na may taas ang presyon niya. Oo, bakit ganun, Dok? Kaya sabi walking time bomb, may mga kaso talaga, kasi di pa minsan ayaw magpatingin sa doktor. That could be one thing. Or kaya naman, anyway, wala naman ako nararamdaman kahit mataas ang presyon ko. Okay lang, kain pa rin ang kain, mataba, masaya bumunting ang pagkain. So, nag-a-atake sila. Pero pag ba tumataba ka, ay isa ito sa indikasyon na tumataas din ang blood pressure. Mare, no? At saka ito pa yung hindi lahat ng mataas ang presyon ay mataas ang cholesterol. Oo. Yun palagi kinokore dito. At saka, kaya hindi lahat ng mataas ang presyon nagre-react with garlic. Hindi na bumababa lahat ng presyon kung mataas ang cholesterol. Maring tumataas ang presyon. Pero hindi, ang ibig sabihin, hindi lahat ng mataas ang presyon mataas din ang cholesterol. Nabanggit mo kanina yung garlic, Doc. Ito yung madalas mong ibinibigay na natural na paraan para mapababa ang blood pressure at ang cholesterol. Yun ang pagkakaintindi, no? Bababa lang ho ang inyong blood pressure kung it's secondary sa mataas ang cholesterol. Yun ang kinakontra ng garlic. Kasi may mga pasyente, Doc, matagal na ako nag-garlic pero hindi pa rin bumababa ang presyon niya. So, hindi siya yung problema. Baka may hormonal problem yan. Kaya nakakapinan. Pero meron bang paraan para matugunan yung hormonal problem na yan? Yes. May natural? Oh, meron. For example, may mga pasyenteng sabihin natin, pag hindi nag-exercise, ay mataas ang presyon. Pero pag nag-exercise, bumababa ang presyon. That can be hormonally related. May increase metabolism nila. How about mga halamang gamot? Meron ba? Marami. Sinasabi natin for hormone also. No? For example, commonly correlated din sa hormone ay yung init at lamig. Pag medyo masyadong malamig ang katawan natin, maaaring tumaas ang presyon.
Pag malamig? Oh, extremely na mainit din, meron ka rin na tumataas din ang presyon nun. Talaga, akala natin, pag mainit lang yung katawan, lalo na pag umiinit ang ulo, tataas ang presyon. Tumataas ang presyon. Eh, ulo yun ang inaano mo, no? Kahit malamig. Yung sinasabi, meron siyang emotional component. Uh-oh. Kasi pag emotional component, halimbawa sabihin mo, mainit ang ulo, nagalit, in-stroke, tumaas ang presyon. Dahil kapag ganun, nagkakaroon ka tinatawag na vasoconstriction, pagkipot ng dalo yan ang dugo mo. Kaya tumataas ang presyon. Oh, yung madalas na yung adrenaline rush na meron yes, kang mataas ang presyon. Pwede rin tumaas ang presyon mo? Pwede. So, ibig kasi sabihin, mayroon anine, hypermetabolic activity at that time. Oh, eh, di, ibig sabihin yung ang mga trabaho nila, yung mga high-powered na trabaho, o kaya yung stressful, puyat, mga tipong... Mga nagre-racing, yes, di ba? Kasi syempre, tumataas ang ano mo no, adrenaline mo no, pag nagre-race ka. So, malaki ang posibilidad na tumaas ang presyon yes, ng dugo. So, yung adrenaline or epinephrine, I forgot the other name ng hormone na yun, ay nagpapataas ng presyon yun. Eh di yung mga firefighters o yung mga bombero, mga police, palagi nga mataas ang stress kapag nila. Kapag in-action nila, no? Oh, wow. Talaga pala nga mga heroes itong mga ito, no? Dahil pati yung health nila, magsasuffer because of helping others. Oo, pero kung tumataas naman ang presyon, sabi mo, Doc, marami mga natural na paraan para mapababa ito. Totoo ba na yung sinta o serpentina nakakatulong magpababa ng blood pressure? Particularly, and sinta is good for cholesterol. At the same time, panlinis ng atay. So, it helps, no? Kasi kapag tumataas ang presyon mo, you have to consider two things, no? Paglapot ng dugo, at the same time, pagkipot ng dalo ng dugo. So, yung component na paglapot ng dugo, yun ang ina-address na sinta o serpentina dahil nililinis niya yung atay mo, which serves as the filter. Pag nag-filter, ibig sabihin, yung dugo mo ay naglilinis. Pero kapag madumi yung dugo natin, mas may tendency lumapot ang dugo, which can cause yung hypertension. How about periwinkle? Periwinkle, depende. Pwede din, pwede din. Kasi you have to consider anong herbs ang gagamitin niya. Meron certain time tinatag na vasodilator o kaya yung nagpaparelax ng muscles, no? So, it can help also. Okay. Pero, bukod dyan, meron bang natural na paraan na magagawa ang BioVital para sa mga ganito, tumataas ang blood pressure? Ang pinakamaganda ginagawa namin, no? Of course, una, pag nagdating yung pasyente, hindi na natin ginagawa natin at your executive check-up to determine anong cause kung bakit tumataas ang presyon niya. Kaya pala mataas ang presyon niya kasi may problema sa kidney. So, bibigyan mo siya ng, ako, I give Chinese medicine para sa kidney. At the same time, painmin mo maraming tubig no, to flush out the kidney. And then diet, what kind of diet the patient, at least yung malamig na yung pagkain and so forth. Then mechanically, ginagawa natin ang laser bicalation. For all types of hypertensive diseases, laser bicalation can help. Dahil may dalawang component no, ito yung tinatawag nating pagpa-linis ng daluyan dugo. At the same time, ay nagpapa-produce siya ng mas maraming RBC. At the same time, ito po ay nagpapalabnaw ng dugo. Oo. Ang laser bioculation po, ang proseso po niyan, ginawa na rin kasi sa akin yan, na may ipinapasok po na needle. Parang needle, ano? Oo, tapos para kang naka-IV. Oo. Pero imbes na fluid ang dadaloy sa iyong laser gaugat, laser beam. Laser beam o light. Light siya. Light. Paano nangyayari yun, Doc, na nalilinis niya yung dugo natin? Kung ilaw lang siya, paano pumapasok yung ilaw na yan sa system natin? Yun, ano, parang direct yun sa kamukha ng externally, apply natin, no? Kapag ikaw gusto magpakinis ng balat, ginagamit yan ay laser. Pag alis ng excess ng buhok, laser ginagamit yan. Operation sa mata, laser din ginagamit. Kasi maraming klase ng laser, no? So, imagine mo yung laser, parang siyang blade. Nalilinis siya dalo yung dugo, kinakalkal yung dugo, yung blood vessel. Pero hindi hinihiwa ang dugo. Wala. Kasi nung una, ganun kalakas ang laser. Ginagamit ngayon ni Sean Connery. Sa mga James Bond movie, yes. Di ba? Yung pampatay. Tapos, nabigay ko yung example, Star Wars, no? Yung laser sword, pampatay. Pero ngayon, na-refine na sila. It comes in different ways. At ito ay very safe. Very safe. Na procedure. Mga ilang beses ka na magle-laser bioculation para ma-achieve mo yung normal na blood pressure. Ideally, it's about 10. Pero kasi depende sa pasyente, no? Minsan, on the third session, malaki na pinagbago. Lalo na kung compliant yung pasyente when it comes to pagkain at the same time sa lifestyle. Eh, ano ba ang normal bang blood pressure, Doc? It
Initially sinasabi it can be 120 over 80 mm-hmm. but there are people na pinanganak na mababa ang presyon no mm-hmm. like merong pinanganak 100 over 70 mm-hmm. pero pag nag 120 over 80 masama na yung pakiramdam nila mm-hmm. meron namang pinanganak mataas ng presyon no 160 over 90 yun mm-hmm. pinakaano nila pero pag bumaba ng 130 140 masama ang pakiramdam nila mm-hmm. so depende yan so ako I do not believe in such a way na standardize mo kailangan lahat tayo paranormal ay 120 over 80. Oo, oo. Kasi depende sa tao yan. Eh. Mm-hmm. Okay. Pero kung kunyari nga, sila ay magpapa-laser biochelation, kailangan ba magpa-natural executive checkup muna? Yes. Do? Kasi ano, doon natin binibase kung anong supplement na mas kailangan niya to address yung hypertension sa natural executive checkup. Mm-hmm. Ang number po? Number po ng biomedical? Ang biomedical, ang number ay 433-9264. That's our Quezon City branch. We have San Fernando branch 045-963-9648 and Alabang 772-3810. At saka available din po sa BioVital yung sinasabi nyo, ibinibigay nyo ng mga Chinese medicines mm-hmm. para dun sa mga gustong bumaba ang kanilang blood pressure. Alam mo, ang dami namin pasyente for the past 17 years kasi ito yung common na ano, nakikita ang pasyente. Daily, hindi pwede walang may alta presyon at diabetes. It's always majority combination ng diabetes at alta presyon. Okay, basta tawagan nyo po, 433 9264. Yan po ang hotline ng BioVital.